Sa higit na 5 hektarya na lawak ng cultural park na ito sa Nayong Pilipino sa Clark, makikita ang ilang replikas ng national landmark ng Pilipinas. Ang pamosong Barasawin Church, villages sa Ifugao, Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, at Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas. Nanghihinayang ang Greater Clark Visitors Bureau sa pagsasara nito dahil bukod sa laki ng potensyal ng lugar upang mapalakas ang turismo sa economic zone ng Pampanga, mayaman rin ito sa koleksyon ng mga artifacts, ang kanilang museo. Masanting laing koleksyon. We have very ancient artifacts na talagang kainti mo. Burial jars. Kung iyak magkamali, ating kami pang kaya. Skeleton. Mummified na. Talagang kay. Extensive yung collection of Filipino artifacts from all over the Philippines. Ayon kay Cruz, naging kabahagi siya ng pagsasayos ng Cultural Park sa panahon ni Nayong Pilipino Executive Director Mitch Ong. Bukod sa pandemya, isa sa nakikitang problema anya nila noon ay ang kakulangan ng suporta ng mga nasa poder ng Nayong Pilipino Foundation sa management ng Clark. Day by day, emotions, feelings, passion ng mga performers, ng mga nagtatrabaho, ng mga lahat, yung buong management ng Clark, kung sanang binigyan pa ng konting panahon at pinagbigyan na ipakita kung ano yung kaya, iba siguro ang resulta, pero wala eh. Wala silang passion for this one, for the Clark. Bilang dating Project Manager Officer 3, ang Nayong Pilipino sa Clark, nakitaan niya ni Cruz ang laki ng potensyal ng cultural park sa turismo ng economic zone ng Pampanga. Sinabi niya na dulot ng pandemya ay nagkaroon rin ng retrenchment sa mga manggagawa at ilang performer ng Nayong Pilipino. Habang sa kasalukuyan ay virtual na lamang umano na naipapakita ang mga koleksyon sa museo. Then nga tsungin ni King Nayon, imbalo ko, they're still doing what they can. Mag-online education about culture, makanyan. So, kakayanda pa mo rin. They're trying their best na palwalda pa mo rin in naning atin naning na yun through online videos, online papakidoreng pictures na, well, the collection that we have. Matatandaang nitong last quarter ng taong 2020, kinumpirma sa CLTV News ni BCDA Vince Dison na isa sa ikinukonsidera nila na mega quarantine facilities ang infrastruktura sa loob ng Nayong Pilipino sa Clark. Sa muling pagbubukas ng ekonomiya ng bansa ngayong taong 2021, isa sa ikinukonsiderang bubuksan ay ang mga museo at theme park sa pagbabalik ng sigla ng turista. Ayon sa Greater Clark Visitors Bureau, ang pagsasara ng Cultural Park, hindi lamang ito kawalan ng tourist spot sa lugar, kundi ang bakas ng kasaysayan nito sa lalawigan na nagsilbing Cultural Heritage Park sa loob ng Clark Economic Zone. Paolo G. Santos, CLTV News.